Si First Lady Lisa Araneta Marcos nagtatrabaho po ng maayos. Hindi bilang isang public official, kung hindi isang pribadong individual na asawa ng ating Pangulo. Ang kanyang ginagawa po sa kasalukuyan ay makabuluhan, maraming natutulungan sa mga aktibidad na kanyang ginagawa o sinusulong sa buong Pilipinas. Isa po dyan yung Love for All, kung saan ito po ay nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. Marami na po ang nakinabang dito. Kaya sana, kung kayo'y may personal na issue dito kay Attorney Lisa Marcos, ang ating unang ginang, siguraduhin ninyo na kayo ay tama. Particular, ikaw, Sas Rogando Sasot. Siguraduhin mo na ang pinagbibintangan mo ay si First Lady Lisa na nasa likod ng mga di umano'y pang-da-down sa iyong pagkatao. Kilalanin mo kung sino ba talaga si Politic PH. Hindi natin alam kung sino yan. Wala sigurong nakakaalam, sapagkat kahapon pumasyal ako sa X o dating Twitter. Nagtatalo-talo din doon ang mga nasa platform at sila'y nanguhula kung sino ba itong si Politic PH. Ganun pa man, hanggat hindi mo napapatunayan na nasa likod ng sinasabi mong SOCMED Army, ito pong si First Lady Lisa Araneta Marcos, eh sana magdahan-dahan ka. Alam mo naman kung ano yung mga maaaring mangyari legal diyan po sa pagsasalita ng isang tao sa harapan po ng social media. Nagbanta ka na maaaring si Politic ay mas kasuhan ng cyber libel, o kaya naman ang lahat ng mga taong tumitira sa iyo, pwede mong sampahan ng kaso. Ginawa mo na yan noon kay Jober Laurio. Ito ay vlogger nitong si Lenny Robredo, at sinampahan mo ito ng cyber libel. Ang question lang naman kasi yon ng tao, Sas, in particular sa ating programa, yung ni-raise ni Politic PH na hindi mo sinasagot. Ano yung ni-raise ni Politic PH? May mga sinagot ka, pero ito iniiwasan mong sagutin at hindi mo binabanggit sa iyong mga post. Ayon sa post nitong si Politic PH, more or less 700,000 pesos ang na-raise mong pondo para sa iyong legal battle laban doon sa pro Lenny Robredo vlogger. Pero walang nangyari sa kaso, sapagkat kinalaunan, nagkaayos kayo. Ang tanong ng publiko, marahil yung ibang mga nag-donate sa iyo na dating mga supporter ng ating yung mga supporter ng ating Pangulong Bongbong Marcos na dating sumuporta sa iyo, ngunit ngayon ikaw ay iniwan na nila dahil alam naman nilang ikaw ay anti-Marcos na, nagtatanong sila kung saan napunta yung pera. Pagka nakita namin yon sa iyong paliwanag diyan sa page mo, at least malilinis mo ang iyong pangalan. Ngayon, puntahan po natin ang sinasabi po natin na iyan na issue. Ito po kasi ay naka-pin post dito po sa page nitong si Politic PH. Medyo nakikilala talaga itong Politic PH. Ang bilis ng kanyang followers, 4,200 na sa kasalukuyan. Ito po yun Pagka binasa nyo po ang kanyang post noong September 4 at 11 in the evening, may mga curious questions ditong ni-raise itong si Politic PH sa binansagan niyang Beijing's mouthpiece na dapat sagutin nga po niya. Ilan sa mga katanungan na ito yung binanggit po natin. In particular, ito pong paragraph number 8. Sabi po dito sa paragraph number 8, donor transparency. With the fundraising for your legal defense against Jober, did you tell your donors that the money went to personal expenses instead because you were receiving legal help from the other sources? Where did you spend your money on? At kapag binasa po natin ito, mula sa first paragraph hanggang sa matapos po ang post niya, makikita po natin dito ang pangalang, ang letrang TP at saka GP or generous person. Pero nung ina-analyze po natin ang post na ito, hindi maikakaila na ito ay tumutukoy, para sa aking pananaw that time, na si Tingting Pinoy ang tinutukoy dito at saka si Attorney Lisa Araneta Marcos. Ngayon, tama ang hinala natin. Bakit? Kasi mukhang totally nag-meltdown na ito pong si Sas Rogando Sasot
At ang dami niya na pong pambibintang na ginagawa dito, ngunit wala naman po siyang pruwebang maipakita na ang nasa likod po nitong si Politic PH ay si First Lady Lisa Marcos. Balikan po natin ang mga post niya sa mga nakaraang oras. Okay? Dito po natin simulan sa huling binasa natin last time. Ito yung huli nating binasa eh. Kahapon. No? But anyway, ay hindi, ito pala. Yan. Okay, basahin natin ito. Ito, dito natin simulan. Ito yung huling post niya kahapon sa ating live streaming. Sabi, ako raw ang napapraning, pero pinagtutulungan nila ako. Kadyot lang. Oh. Ano ba ibig sabihin ng kadyot lang? Hinay lang, hinahon lang. Tingnan natin kung nagiging mahinahon dito si Sas. Walang kaugnayan sa issue na tinatalakay po natin. Punta tayo rito. Sabi ni Sas, 8 hours ago, akala ni Tingking Pinoy, eh hindi makakarating sa akin ang mga chismis niya. Ito ha, pinangalanan niya na si Tingking Pinoy. Nakatag na si Tingking Pinoy. Pero wala po tayong nakikitang response so far ni Tingking Pinoy. Kasi sa aking paniniwala, nag-aaral ng maayos itong si Tingking Pinoy sa Bristol University. Diyan po sa United Kingdom. Akala ni Tingking Pinoy, eh hindi makakarating sa akin ang mga pang-chismis niya sa akin. Alam mo, they did all of them. I just let them pass from one ear to other. To other ear. But may hangganan ang lahat. Okay? Nakakaloka. Yung pinagsasabi niya sa iba about helping me daw. Dali, meron akong gustong i-share sa inyo eh. Na nabasa ko po kagabi. At just want to share this one sa inyo later. Kaya ako... Okay? Nakakaloka yung pinagsasabi niya sa iba about helping me daw. There is only one time I went to you desperately pleading help. Like I was desperate. And that was in the last quarter of 2020. Ito, umaamin na itong si Sas, mga tola, na humingi talaga siya ng tulong dito po kay Tingking Pinoy. Pero ano ang sinasabi niya pa? Ito pala ay patungkol doon po sa kuryente ng kanyang magulang. I ask your help if you can ask your friend in high place na kakilala ang may-ari ng Meralco. Do not cut the electricity of my mother because of the unpaid bills during the first year of the pandemic. And I request na let them wait until December so that I can pay it in full or installment dahil nga umabot na ng 90,000 pesos ang bill. What did you do? Kay Tingking Pinoy po naka-address ito ha. You did not help me. Luckily, one of my debate teammates in Sambeda was one of the lawyers of Meralco. And he was the one who helped me and who found out that the bill my mother received was overpriced by about 50,000 pesos. And then, merong isang cutie na director who posted about his problem sa utility and you came rushing to his aid telling him you'd connect him to the vice president of that utility company. Yang makati at buraramong dila na ginagamit mo sa pangtikismi sa iba ang magpapahamak sa'yo. Okay, set muna natin yung records kay Sas, Sasot at saka kay Tingking Pinoy, yung kanilang relationship. Sa aking paniniwala, magkaibigang matalik ito pong si Tingking Pinoy at si Sas Rogando Sasot. Dahil nung hindi pa po nakikilala ito pong si Sasot sa harapan ng publiko at kilala na itong si Tingking Pinoy, si Tingking Pinoy po ang gumawa ng paraan para po ma-expose siya sa public. Nag-convince dito kay Sas Rogando Sasot
na gumawa po ng page at i-maximize ang kanyang kakayahan, kaalaman for the service to the public. No? O, kailan po nangyari yan? May mga ebidensya po tayong makikita sa internet at ito naman ay pwede nyong i-browse sa inyong mga Facebook page or profile. At isa po rito ang photograph na ito o screenshot from Thinking Pinoy Facebook page. Dated November 16, 2017 at Davao City. Sabi po dito na Thinking Pinoy, "You know why I did everything to promote for the motherland, Sas Rogando Sasot." Ito po yung page ni Sas na almost 1 million ang followers. When she was still relatively unknown. Because even though I had hundreds of thousands more followers than her, when I first met her, I knew in myself that she is smarter than me. Way smarter. She deserves more attention than me because Filipinos can learn from more from her. Mas malaki ang potential ni Sas kaysa sa akin. I realize and acknowledge that agad. Sikat na yata ang lola mo ngayon, pero I still think the same. She is my biggest critic to this day and I like that. Last week, sabi ko sa kanya, "Alam mo Sas, I am funnier than you, but you're smarter than me. A little over a year since we became friends, I have not even for a single second regretted that choice. At salamat sa pagpapauto sa akin at Cheng." Hindi ko na makita yung nasa ilalim. But anyway, bakit ko sineshare sa inyo ito mga tol? Sayang ang friendship. Sayang. Kasi sa aking pagkakaalam, kahit nagkaroon na ng hindi magandang relasyon, o hindi magandang pananaw itong si Sas sa ating kasalukuyang gobyerno at sa ating mahal na Pangulo, never silang nag-engage into a world war dito sa social media. Hindi sila naglaban. Kinontent natin si Thinking Pinoy, kinontent natin si Sas, kinontent natin si Maharlika at kung sino-sino pa. At nadamay-damay sila ang mga pangalan nila. Yet, nanatiling tahimik itong si Thinking Pinoy and even itong si Sas sa kanilang issue. Hindi sila nagsalita sa isa't isa. Pero dahil dito sa pangyayari na ito, mukhang hindi na napigil nitong si Sas Rogando Sasot ang kanyang nararamdaman at pinangalanan niya na ang kanyang kaibigan na isa marahil sa nasa likod ng paninira sa kanyang pagkatao. Pero hindi ako naniniwala, mga tol, na magagawa ito ni Thinking Pinoy sa kanya. Bakit? Eh nasundan din naman natin kung paano kumilos at magsalita si Thinking Pinoy, paano sumulat. Ang layo po ng stylometry nitong si Thinking Pinoy dito kay Politic PH. Yung stylometry, ito po yung kaparaanan ng mga eksperto para alamin kung ang panulat ng isang tao, paggamit ng mga salita, mga word phrases, idiomatic expressions, and other nuances doon sa panulat, eh maaaring i-relate at ma-identify ang isang manunulat. Sa aking paniniwala, even Rocky Gonzalez, na namit ko na ng personal, si Dikaki Rocky, are not capable to write this kind of post sa page ni Politic PH. But unfortunately, ito pong si Sas, mukhang sila po ang tinutukoy. Particular din itong si Rocky Gonzalez. Kasi hinahamon niya ngayon si Rocky Gonzalez na maglabas ng payment of tax. In fact, pinost niya rito yung kanyang tax noong 2022. Iangat po natin ang post nitong si Sas 8 hours ago. Tutal, wala naman akong NDA or parang non-disclosure agreement. Marahil siguro ang ibig sabihin niya, NDA, non-disclosure agreement to an undertaking. Ito ang isa sa mga policy briefs na sinulat ko as a consultant on foreign policy. What I cannot take is that they are using their SOCMED army to destroy my professional background which they once hired me for. Nagmura siya, di ba? Matino ba yan? This is the content of the attached PDF. Supposed, sinasabi niya, itong PDF na ito ay kinuha sa kanyang serbisyo
ni Attorney Lisa para mabasa ni Pangulong Bongbong Marcos sometime in 2021 and early 2022. Kaya ngayon, ini-insinuate ng mga supporter nitong si Sas na kaya daw po ang galing-galing ni Pangulong Bongbong Marcos sa debate noong March sa SMNI dahil naturuan siya nitong si Sas. Bida pa sila, di ba? No. Huwag niyong i-take ang credit sa isang bagay na hindi sa inyo. Alam natin kung gaano katalino si Pangulong Bongbong Marcos. Maaaring nakatulong yung research mo na yan at proposal mo kung ano man yan sa kaalaman ng ating Pangulo. But huwag niyong sabihin, I am not addressing this to Sas, sa kanyang mga supporter. Huwag niyong sabihin na ang lahat ng nalalaman ni Pangulong Bongbong Marcos, particular doon sa debate, nang tinanong po siya nitong si Professor Clarita Carlos, ay nanggaling dito kay Sas Rugando Sasot. Napakalayo. Tuloy tayo. Sabi pa po dito ni Sas, Filipinos have forgotten. Ah, okay, walang kaugnayan sa ating pinag-uusapan. Again, post na naman siya. Me, sabi niya, ang laking bear yata ito, aso. Pero China. Ano, aso ng China. Tapos, poke, 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 tinutusok, pero poke, poke, poke. Ano? BBM Socmed Army, kasi yun daw po ang bansag sa... Kumbaga, sarcasm tong satire, ito pong picture na shinare nitong si Sas Rugando Sasot. Kasi bakit? Ayon din kay Politic PH, Walker, itong si... Naging Walker itong si Sas dyan po sa Netherlands. At ayon naman kay Politic PH, yun naman daw ay publicly shinare nitong si Sas sa kanyang timeline. At hindi naman daw po ito lingit sa kaalaman ng publiko. I am not sure kung totoo po iyon. Okay? Kaya tayo. 7 hours ago again. Natatawa ako dito sa mga ensaymada vloggers. Kaya nung nakarang araw, tawa ako ng tawa sa inyo, mga tol. Dahil meron akong props dito. Nakain na po namin kagabi yung ensaymada from French Baker. Maraming salamat, mami best friend. Ha? Ang sarap ng ensaymada. Dahil binanggit ang ensaymada, may post na naman itong si Politic PH. Basahin natin ang post ni Politic PH. That is why, mga tol, kung titingnan nyo ang post at panulat nitong si Politic PH, wala akong kilalang PBBM vlogger manunulat at nagsasalita sa harapan ng video na capable sa mga ganitong panulat. Ano? Use stylometry. Use profiling. Sabi dito, it just dawned on me. The culinary audacity of these folks is more perplexing than a catwalk without high heels. Ang pamamaraan niya sa pagsulat ay mahilig gumamit ng mga malalalim na salita, mga idiomatic expressions, at kung ano-ano pang mga flowering words doon po sa kanyang panulat. Kaya ang hirap po i-identify talaga kung sino po ito. They praise how Duterte served alugbati to the dignitaries. Para kasing itong binabanggit dito ni Politic PH, ito yung pagkakataon na parang pinakita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang isang simpleng pagkain ng mga Pilipino pero masarap. Pero ito kinumpara nila ng mga didishit sa ginawa po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na nag-offer ng mga masasarap na pagkain sa mga bisita sa Malacanang. Parang sinasabi nila, ang layo talaga nitong si Duterte, napakasimple, samantala itong si Pangulong Bongbong Marcos, sa kanilang trying na paninira ay napakagastador. Ganon sa madaling salita. Tapos kinumpara pa nila, yung treatment no other than Sas, ang nagkumpara nito, ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at saka ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga vloggers. Kasi nung nakaraang taon, nagkaroon ng meet and greet. In fact, I was invited sa occasions na yon. Hindi naman direktang galing sa Malacanang, kundi sa group of vloggers. Pero ako, ayoko talagang sumama kahit kaninong grupo. Hindi talaga ako nakikigrupo, kaya hindi ako pumunta. Dapat doon, naservan po sila ng mga tinapay at pinaka sumikat ang ensaymada.
Kaya nabuo po yung salitang ensaymada at vloggers. Yun po ang kwento dyan. Okay? Tuloy natin ang binabasa ko. Yet, make fun of Bongbong Marcos' gracious ensaymada offering to the vloggers. Wow, the pastry prejudice is real. How can they belittle a timeless Filipino pastry bread? The next time, they find themselves lost in the soft, cheesy enchantment of an ensaymada, may the ghost of their hypocrisy come back to nibble at their conscience. I urge my fabulous reader not only to indulge in this local delicacy. In short, kumain tayo ng ensaymada, pinapahirapan mo ako politic page. Yun lang po yun. Tangkiligin po natin ang sariling atin, ang ensaymada. Ngayon, balik tayo dito po sa post nitong si Sas. Sabi niya, natatawa ako dito sa mga ensaymada vloggers. It was not RJ Nieto who introduced me. Binanata niya na naman si Thinking Pinoy. Thinking Pinoy, his real name is RJ Nieto, who introduced me or as to Lisa Marcos. But Franco Mabanta. Itong si Franco Mabanta, isa po itong parang journalist yata, ano? Kung hindi ako nagkakamali. Pero matatandaan po ninyo sa height ng kampanya ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na interview niya si Pangulong Bongbong Marcos at napakaganda ng naging tanungan po nila. Okay? Huwag po nating i-revise ang sequence of events para maprotektahan nyo si Nieto to make it appear that he was the one who was so generous about his connections. Nagsalita ng bawal sa Biblia. That connection has already been there since 2017 November. It was Franco Mabanta who established those connections and not RJ Nieto. In May 2018, Franco Mabanta even arranged a birthday party para sa akin sa bahay mismo nila BBM sa Forbes Park. Take note ha. Take note ang mga binasa ko lamang. Dahil sa susunod na photograph, i-relate po natin ito. Franco Mabanta even arranged a birthday party para sa akin. Birthday para sa akin. Birthday party para sa akin. Inuulit-ulit ko yan para mabigyan nyo ng emphasis kung bakit ang susunod natin babasahin, the seating arrangement on that party ay katabi itong si Sas. Mamaya ipapaliwanag ko bakit. You haven't heard about this because hindi po ako pumayag na may mag-post ng kahit anong picture. Bida pa siya. Kasi ayaw niya ng clout. Parang ganun. They needed our help because no one in mainstream media wanted to give them space about their electoral protest against Lenin. And that is a lie. Alam natin na kinocover po ng mainstream media ang electoral protest ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nababalitaan po natin yun. Huwag nilang palabasin na bida sila dito. Salamat dyan, Justin Buhi, sa iyong $5 super sticker. Naisingat ko tuloy. Nahiya ako pag may nagsesend eh. Okay? Ngayon, angat tayo rito sa taas. Ito na ngayon yung sinasabi ko sa inyo. Kasi ipo-point out dito nitong si Sas kung gaano siya ka-big deal bilang bisita sa bahay ni Pangulong Bongbong Marcos allegedly dyan sa Forbes Park. O, basahin natin ha. Oy, mga BBM SOCMED Army. Ito, Sas versus Sas to. Nope, RJ Nieto didn't introduce us to Lisa Marcos and BBM. It was Franco Mabanta. Okay lang, kung yan talaga eh, kasi sayang yan eh. Pero, hindi may kakaila, Sas, kung ano si RJ Nieto sa kasalukuyan sa pamilya Marcos. Wala na ito, nakaraan na yan eh. Ang tanong, ano si RJ Nieto sa pamilya Marcos sa kasalukuyan? They needed our help regarding their electoral protest against Lenny at walang gustong i-cover sila ng mainstream media. Completely lie po yan. Hindi po yan totoo. Pumunta po kayo sa YouTube. Ang dami pong mga balita na mapapanood po natin na kinocover ang electoral protest ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos during that time. This was that dinner in their house in Forbes Park, November 2017. Advance happy birthday sa'yo. Sas, ikaw na mismo ang nagsabi na ang dinner na ito is specially arranged para sa birthday party mo.
sa bahay mismo ni BBM sa Forbes Park. That is why binanggit ko sa inyo kanina yon. And do you know why the dinner was organized in November 2017? Because that was when I was going to the Philippines to deliver a public lecture on foreign policy in Davao. Talaga? Ano to? SAS versus SAS? Sabi mo dito kanina, may party sa bahay ni Pangulong Bongbong Marcos. Tapos, ikaw, tinanya natin yung day. In May 2018, Franco Mabata even arranged a birthday party para sa akin sa bahay mismo. In May 2018, I do not know kung kailan ang birthday ni SAS. Pero kung pagbabatayan natin, ang logic, mukhang ito yun tinutukoy niya. That is why it explains kung bakit nasa tabi niya si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang pinapahiwatig dito nitong si SAS, siya ang merong say, siya ang merong kay para sabihin na malapit sila sa Pangulo. Dahil ano ang nakasulat? This dinner wasn't in my plans. Franco Mabata planned that dinner after knowing that I would be in the Philippines to deliver a foreign policy lecture in Davao City. Have you noticed? Ito na, yung pag sabi nga nitong si Politic PH dito kay SAS, Miss Angat Bangko. Ano, ito na yung pagbubuhat ng bangko muli dito ni SAS. Have you noticed the seating arrangement which determines the importance of people in the dinner? They arrange for me to sit beside BBM on his right side in case you don't know the seating arrangement rules. Logically speaking, SAS, dalawa ang situations. Kung nag-set ng schedule si Franco Mabata, Mabanta dyan sa dinner na yan, dahil ikaw ay magsasalita ng lecture mo sa Davao, syempre, ikaw talaga ang pahahalagan dahil night mo yan eh. It doesn't mean na si RJ walang kwenta. Walang binase sa Pangulong Bongbong Marcos. Walang sinabi sa Pangulong Bongbong Marcos. Pero, yung isang logika, kung birthday party mo yan, na hindi ko alam ha, kasi hindi ko alam ang birthday nitong si SAS, ipagpalagay natin na yan ay related sa birthday mo. Siyempre naman, kahit ako ang host sa bahay ko, yung birthday girl or birthday boy, ang patatabihin ko sa akin. Dahil siya yung knight in a shining armor during that time. Di ba? Okay, kasi yun yung ini-insinuate mo dito eh. The host sits in the middle. The highest ranking guest is on the right side. Yun ano? Miss Angat Bangko. The highest ranking guest is on the right side. At ikaw yun. SAS dito sa picture na ito. Yun ang gusto mong sabihin dito. Highest ranking guest ka. Ano kaya ang masasabi sa iyo ni Mocha Uson, ni Franco Mabanta, at ng iba pang mga nandito na mga underlings mo lang pala sila kasi ikaw highest ranking guest. Yup. And where was RJ Nieto seated? So pwede ba stop revising things so you could protect the blogger who has the highest pecking order in your feudalistic structure? Nasa harapan ni Pangulong Bongbong Marcos, katabi ni Mocha Uson. Ano? Siya ang kumuha ng picture. Okay? Tuloy tayo. Sabi niya rito, never fight two kinds of people. One, who has nothing to lose. Two, who has no fears losing anything. I am both. So what? SAS, wala kaming pakialam kung walang mawawala sa'yo at hindi ka natatakot na mawala sa'yo lahat. Wala kaming pakialam. Who cares? Tuloy tayo. Eto na. Pinira niya na ngayon si Rocky Gonzalez at lahat ng BBM supporter and vloggers about tax. Meron akong pinakita sa inyo before. Ang top 1 name ko ay registered sa BIR. Pero, aaminin ko, nagkaroon ako ng default at alam ko ang consequences niyan.
Ito, inaamin ko publicly. Kasi, uunahin ko pa ba yung bagay na yun kaysa doon sa maaari akong mademanda dahil hindi ako nagbabayad ng utang? Eh, ang BIR, although may criminal liability and fine, alam ko ang proseso dyan. Babayaran ko lamang yung default ko. Kung magkano man yon, BIR na ang nakakaalam. Pero alam na alam ko yan, SAS. Kaya wag mo kaming takutin. Ako, hindi mo ako matatakot sa tax-tax na yan. Ang utang ko, nasa 3 milyon, binabayaran ko. Magkaroon man ako ng utang sa BIR na 1 milyon, babayaran ko rin yon. Ngayon, tuloy tayo rito. Dahil pinipersonal mo na at hindi mo kasi maalam kung ano talaga ang nangyayari kay Politic PH, hindi mo alam kung sino siya, tinitira mo ngayon yung mga may mukhang PBBM vloggers nang wala ka namang ebidensya. Sabi mo dito sa post mo, "This was my first time paying tax again in the Philippines after living in another country for 12 years. Ang tanong ko, binayaran ka nitong si First Lady Lisa Marcos ayon mismo sa'yo, 100,000 per month bilang consultation fee. Ang tanong ko, SAS, kasama ba yon sa diniklara mong tax payment niyang 2022? Kasi kung maghahamunan tayo rito, huwag lamang ito ang ipakita mo sa amin. Ipakita mo ang nilalaman nito. Kung gusto mo ng hamunan, SAS, magpakitaan tayo yung mismong entry ng ating income tax return. Hindi ko makita bigla yung aking folder. Yan, kung talaga nag-challenge ka, huwag yung resibo lamang. Yung mismong breakdown ng tax kung paano ka nagbayad, yon ang resibo. Kasi doon din namin titingnan kung ano-ano yung mga pumapasok na income sa'yo. At inamin mo, 100,000 per month ang tinatanggap mo kay Attorney Lisa bilang consultation fee. Ba, malaki-laki yun from July. July, August, September, October, November, December, January, February, March. Magkano yun? Almost 1 million pesos. Dapat nagbayad ka rin ng tax doon kasama dito sa binayaran mo na yan. Anyways, tuloy tayo rito. Paid in installments, paid on time. O, yung BBM SOCMED Army dyan, pakita naman po ng binayad nyo sa tax. Rocky Gonzales, di kaki-Rocky, hinahamon ka. Nitong si Sas Rogando Sasot. Kapalag ka ba dito, Rocky Gonzales? Pero huwag mong patulan. Ano? Hindi mo obligation na ipakita sa harapan ng publiko ang iyong pribadong impormasyon dahil lamang sa meltdown nitong si Sas. Paki-confirm if you have been paying income tax. Evidence please sa kayong iba pang BBM SOCMED Army. Paki-release po ang binayad ninyong tax noong 2022. Then lifestyle check. Baka kasi you are like living the life of luxury and then not paying the right taxes. Who cares? Ano? Hindi 'yan ang issue dito, Sas Rogando Sasot. In good faith naniniwala ako na ang mga kapwa natin Pilipino nagbabayad ng tax, hindi nila obligation sa harapan ng publiko na ilabas kung anuman yung pribadong impormasyon sa kanila. Pero yung sa'yo, public information. Ano yung public information sa'yo, Sas? More or less, 700,000 pesos ang pinandrace mo at nasa napunta ang pera. Yun ang tanong sa'yo ng taong bayan. Tuloy tayo dito. Ngayon, tinagdya na naman si Thinking Pinoy. Sabi niya, 5 hours ago, ano yung pinapalabas ng SOCMED Army ni BBM? Diba, talagang ina-identify niya na ang tumitira sa kanya, BBM SOCMED Army. Nasaan ang ebidensya mo, Sas? Mag-isip kayo ng tama, hindi yung pinapairal mo yung iyong emosyon at nagme-meltdown ka. Gusto lang ako sa pwesto? Nagutom lang ako sa pwesto? Yan, basahin ko na nga, ulol, sabi niya kay Thinking Pinoy. Yung mga sinusuportahan nyo ang gutom sa kapangyarihan dahil walang alam na ibang trabaho. They never work in their lives. Talaga? Paano mo nasabing hindi nagtrabaho ang isang Attorney Lisa Araneta Marcos? Sas, tinitingnan mo ba sarili mo? Nadidinig mo ba sarili mo? Maraming patunay, mga estudyante ng abogasya, ngayon mga abogado na si
First Lady nagtatrabaho at ang pinakamaganda doon, hindi tumatanggap ng sweldo. Bakit? Araneta eh, mayaman. E saan napupunta yung sahod ni First Lady? Kinakawang gawa. Itinutulong sa mga nangangarap na maging abogado. Instead na bayaran siya ng paaralan, iniipon iyon para gamitin pang review mga nangangarap na maging abogado. Nakikita mo? Isang example lamang yon. Tapos sasabihin mo yung sinusuportahan namin, gutom sa kapangyarihan dahil walang na ibang trabaho. Anak ka ng teteng ka. Paano magiging gutom sa kapangyarihan? Eh, mahal na mahal ng taong bayan si Pangulong Bongbong Marcos. Simula nang siya ay ipinanganak, nakagisnan niya na ang pagiging public servant ng kanyang ama. Kongresista si Pangulong Marcos Sr. before, di ba? Nang nagkakilala sila ng dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos, ipinanganak si Pangulong Bongbong Marcos 1957, September 13. 8 taon gulang pa lamang siya. Nasa Malacanang na siya. Nakita niya na kung paano magservisyo ang kanyang mga magulang sa publiko at minahal sila ng taong bayan. Tapos sasabihin mo, gutom sa kapangyarihan? Hindi! Taong bayan ang nagbigay ng kapangyarihan sa pamilya Marcos kung bakit po sila naging pangulo at kung bakit sila sinusuportahan at minamahal hanggang sa kasalukuyan. Tuloy natin ang binabasa ko dito. Pwede na itong ikwento at matagal na Secretary Andanar and I were actually reminiscing about this there here in Beijing. Wala kaming pakialam sa kwento mo na ito. Kasi in short, wala naman talagang, hindi naman maikakailan na lahat ng mga Duterte vloggers aalukin talaga kayo ng posisyon. It's up to you kung kayo ay susunod, kung kayo ay tatanggap. Eh good for you, hindi mo tinanggap, bida ka na. Pero maraming tumanggap. Si Mocha Uson, naging undersecretary, at napakarami pang iba na mga DDS na bigyan ng posisyon. Walang problema doon. Choosing mo yan. Hindi yan pinilit sa'yo na tanggihan mo. Hindi yan pinilit sa'yo na tanggapin mo. Choice mo yan. Sas. Ngayon, isusumbat mo. Tuloy tayo rito sa taas. Ngayon, eto. Direkta ka ng babato ng aligasyon. Kung sinasabi mo na libelous ang ginagawa sa'yo, which is ang ginagamit ni Politic PH is publicly available na mga information, magsipag lamang kayo sa pagsesearch sa internet, nakikita nyo lahat eh. Pero ito, hindi ito ganun. Direkta mong inaakusahan ang unang ginang ng nasa likod ng paninira sa'yo nang wala kang ebidensya, sas. Sa tingin mo, hindi libelous itong ginagawa mo? Ano ang sabi mo dito? Nagbanta ka pa. Let this be a warning to the Presidential Communication Office. Since I criticized President Marcos, salamat naman na tinawag mo pang Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos, attendance during the F1 race in Singapore in October 2022, I have been subjected to a barrage of below-the-belt attacks from your social media army. Ewan ko kung ano talaga nangyari sa pag-atake sa'yo. Pero, isa ako sa nagtanggol kay Pangulong Bongbong Marcos. At masisigurado mo yan kahit balikan mo sa page na ito na hindi kita binelow the belt attack. In fact, pinagtanggol pa nga kita doon sa pagtatanggal sa'yo ng mic doon sa isang lugar sa Cavite kung saan ikaw ay naimbitahang speaker ng nabanggit na paaralan pero ginanap sa isang pag-aari ng simbahan. Ngayon, kung babalikan natin yung SAS, marami pa akong pwedeng sabihan. Ma-out of line lang tayo rito. O, singit lang natin ang bahagya. Ha? Kung babalikan natin ang pangyayari nyo. Walang pag-aalis sa iyong karapatan sa pamamahayag doon. That property is being owned by a church. Meron silang full rights para i-exercise ang kanilang paniniwala sa kanilang relihiyon. At nakalagay din naman doon sa kontrata ng paaralan at ng simbahan na kung sakasakaling merong malalabag sa kanilang paniniwala, partikular sa simbahan, eh meron silang karapatan na ipatigil ito. At ganun ang nangyari. Ang paniniwala nila, wala tayong magagawa. Paniniwala yun ang relihiyon eh. Hindi yung discriminatory para sa'yo. Paniniwala yun ang relihiyon na ayaw magsalita ang isang transsexual sa kanilang pulpito. Pagsupil ba yon sa kalayaan mo sa pamamayag? Hindi.
Kasi ginanap 'yon sa isang lugar kung saan ine-exercise ng mga naniniwala sa relihiyon na 'yon ang kanilang right to religion. Meron kang right to expression, meron din silang right to exercise their own religion. Tuloy tayo dito. You cannot fool me that they are not your social media army because I have known who they are and their role since the elections. Sino-sino? Sige, magpangalanan tayo. Ako, malakas ang loob ko dito, mga tol. Ha? Sa totoo lang, wala akong sinamahang grupo kahit kailan sas. Pero isa ako ngayon sa nagtatanggol sa Pangulo at kinokontent ka, in particular dahil sa posisyon mo, pabor sa China at laban sa ating bansa. Your social media army even resorted to creating an anonymous blog to have an extra layer of protections against libel. Alam mo, Sas, kung talagang matalino ka at marami kang kakilalang abogado, sa perspektibo ng isang criminologist, pwede kang magsampa ng kasong libelo. Pwede. Di ba, pinaghihinalaan mo sila? Si First Lady Lisa Marcos, na nasa likod nito? Di magsampa ka ng kasong libelo? Ano ba ang sinasabi sa Article 353 ng ating Revised Penal Code? Babasahin ko sa inyo kasi baka sabihin nag-aabu-abugaduan tayo rito. Sabi ng batas, sa Article 353 ng ating Revised Penal Code, makikita niyo po ang definition ng libel. Okay? Definition of libel. A libel is a public and malicious imputation of a crime, hindi ka gumagawa ng krimen, or of a vice or defect, definitely wala ka namang depekto o bisyo, real or imaginary, or any act, omission, condition, status, or circumstance, ito na lang, tending to cause the dishonor, discredit, or contempt of a natural or juridical person. You're a natural person, and sa iyong paniniwala, it tends to cause your dishonor, discredit, or contempt sa iyong pagkatao. Meron kang basihan ngayon para magsampa ng kaso, Sas. Magsampa ka na lang ng kaso. Huwag mo na kaming takutin. Kung sino yung gusto mong sampahan ng kaso, sampahan mo. Provided na meron kang proof or evidence. Kasi alam naman natin, in a criminal prosecution, the quantum of proof is the presumptions or the quantum of proof is proof beyond reasonable doubt. Ikaw ang magpapatunay nun, Sas. Ang prosecution, kayo, ang ating gobyerno, kakampihan ka. Pero dapat may mga ebidensya ka. Ano to? Ebidensya mo? Ito lang? Hinala. Hinala lang ang ebidensya mo rito, Sas. I have criticized the president's policies within the 1994 Supreme Court's dicta. A public official, more especially an elected one, should not be onion skinned. Hoy, Sas, kailan naging onion skinned si Pangulong Bongbong Marcos? Kung pinagtatanggol siya ng mga nagmamahal sa kanya at supporter na katulad ko, it doesn't mean na onion skinned si Pangulong Bongbong Marcos. Huwag mo siyang husgahan. Walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa ginagawa namin pagtatanggol sa kanya. Lalong-lalo na ako, wala akong kakilala sa mga yan. I don't even met the president. I don't even na nakapunta dyan sa Malacanang at nakahalubilo sila. Wala. Tuloy tayo. This is now the time for calling. Ha? Sumusobra na kayo. Unless you publicly, to binabantaan mo na ang Presidential Communications Office and even First Lady dito. Unless you publicly and categorically declare that you have absolutely nothing to do with Rocky Gonzalez et al. And the anonymous blog he created to spread gossip and slanderous statements about the critics of the president, I will associate everything your social media army is doing as under the imprimatur of the First Lady who served as your boss. This, Sas, is a libelous statement. Akala mo ikaw lang ang sumisira sa ikaw lang ang nasisiraan dito? Yung ginagawa mo ngayon, Sas, is a libelous remarks for the First Lady.
sabi natin, hindi maitutuwid ang isang mali ng isa pang pagkakamali. Sabi mo, mali itong ginagawa sa'yo. E bakit ka gumagawa ng kamalian ngayon nang wala ka namang ebidensya? If your social media army couldn't be disciplined, their general would be take the hit. Sino ba yung general na tinutukoy mo dito? Si First Lady Liza Marcos. Eto na. 1 year akong binarubal ng SOCMED Army ng Malacanang. Sino-sino ba yung mga SOCMED Army ng Malacanang na yan, Sas? Siguro naman, I deserve to retaliate. First Lady Liza Marcos? Ang tatanong siya. Siguro naman, deserve siyang gumante. First Lady Liza Marcos? Di gumante ka! Gawin mo, Sas! Ganun lang kasimple yan. Ano? Nang teteng na yan. But anyway, mga tol, ang point natin dito, bakit natin ito muling pinag-uusapan, is that mahal natin ang Pangulong Bongbong Marcos at ang mga taong kanyang pinagkakatiwalaan. Higit sa lahat ng tao, pagkakatiwalaan ng Pangulo, ang kanyang may bahay, ang ating unang ginang. At sinisira ngayon itong si Sas sa mga pointless and baseless accusations na binabato niya dito kay First Lady Liza Marcos. Ang akusasyon mo kay First Lady na nasa likod ng paninira sa iyo ay walang basihan. At sa aking paniniwala bilang criminologist, ikaw, Sas Rogando Sasot, ay nakalalabag sa karapatan ng isang pribadong individual na katulad ni First Lady Liza Araneta Marcos. Technically speaking, she is a private individual, hindi siya public officer na sinasabi mo na dapat mataas ang acceptance of criticism, na sinasabi mo na hindi dapat onion skin. Hindi ka nga pinapansin nila eh. Napuna mo yun? Wala man lang reaction sa'yo ang First Lady? Wala man lang reaction sa'yo ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Pati ang iyong kaibigan na si Thinking Pinoy, walang reaction sa'yo kasi hindi naman sila. Mag-isip ka, Sas. Magsaliksi kayo kung sino si Politic PH.